matagal na tayo hindi nakakakita ng ganong gawain sa lupain. Kaya ngayon, kapag nanakawan natin ang sentro, magagawa natin makipagsanig puwersa sa lahat ng siyam na pangunahing tribo. Ang ganoong hukbong pandigma ay ngayon palang masasaksiyan. Sabay-sabay! Kampay! Kampay! Ano? Bakit wala pa si Mendo? Sabi niya palalayain niya mga bihag. Palalayain? Sa pagnanakaw, hindi tayo mabubuhay. Imbis na watak-watak tayong matalo ng hukbong way sa pagnanakaw, bakit hindi natin ito samantalahin? Ito na ang pagkakataon para mapasa atin ang mayamang lupain ng way at gawing bagong teritoryo! Ganun pa man, kayo ang masusunod, sapagkat kayo ang tunay na pinuno ng lupaing damo. Pedro, huwag mo nang patayin ang mga bihag. Opo. Tanging mga veterano lang ang makuunawa nito. Nawalang bayan eh. Pagdating sa digmaan, magbubuwis ka lang ng buhay at masisiraan ang bayan. Isa kang hangal kung pusong pahiliralin mo. Pero kung hindi dahil sa'yo, wala sana kami rito. Hindi ba damdamin mo rin naman ang pinairal mo? Ito na po ang pangatid. Ayoko nang gano'n. Pahala kang gusto ko. Sige po. Bibigyan ko po kayo. Ito na po. Ayoko yung namin yan. Gusto ko yung isa. Teka sandali, gamot din ito. Gamitin ang kahinaan ng kaaway laban sa sarili niya. Gumagamit ng taktikang pandigma simulan para mapainom ang ama. Masalaman ninyo ito. Bakit niyo sa tinuruan ng kung fu? Buong araw, papatanghawak. Babayang anak ko. Sino pa magkakagusto sa kanya niyan? Lolo? Tyler? Nagsasaday ka ba ng kung fu? Opo, kahapon sa kamayong araw. Bakit hindi kita nakita? Ano oras ka ba nagsaday? Simula po sa pagtinaok ng manok hanggang sa paghinto nito, kaya dalawang araw ang bilang ko. Pilo ka ba? Paano ba timulan? Malapit na ang mga ruran sa ating teritoryo! Kailangan natin ng maraming mandirigma! Ito ang utos ng emperador! Pagkain sa mga magsasaka at kawal sa mga mandirigma! Kung magtutulungan tayo, matatalo natin ang kalaban! Chow tayo! Narito! Wahoo! Narito! Ama, hindi kayo pwede. May sakit kayo. Kailangan ako tungkulin ito na ang kamandirigma! Yangji! Narito! Yang Wentai! Narito! Ma Wen! Narito! Ah!
muli lalaban sa digmaan. Uminom po kayo. Chismis tungkol sa multo at pangungulam. Kamatayan ang katumbas ng pagtakas ng walang dahilan. Kamatayan din ang parusa kapag mali ang pagbigay niyo ng senyales at pagtulog sa ibang kapo. Ikatlong manay, kumuha kayo laari ng kontibong paglaay mula sa bahay ng pamilya to. Tanda mo, dapat lagi mo suot ang herenteng ito. Ito lang ang para, para makilala ka kapag namatay ka. Intindihan mo? Hey, Tiger. Romulan. Anak kong lalaki ni Raho. O ikaw, umayos ka! Opo. Susurot! Tunin mo ang uniforme mo at doon ka sa iyo, Sir Tolda. Bilis! Bilis! Oy! Ano yan? O ikaw, umayo ka sa tuwid. O, pangandaro ka na ngayon. Ito nga. Ay, hindi sundaro ka. Makakaligtas na kayo, bahay natin. O. Bakit? Anong ginagawa mo rito? Ikaw! Bumila ka nga rito! Ako pumalit kay Ana. O, susunod kayo! Ba? Wala pa patay-patay! Opo! Tiger! Kilos! Kilos! Tiger! Bawal ang mga babae rito sa kampo. Pamatay ng kaparusahan. Gusto mong masira ang pangalan ng buong bayan natin? Magamitin nyo! Ihingatan nyo yan! Huwag mo itong ipagsabi.
Gusto mo bang makita ko kaagad ang ama ko? Ha? Sandali, Tiger. Tulungan mo ako. Nakita mo ang ama ko. Hindi maganda ang kondisyon niya. Pero... Faye, Tiger! Bumalik ka! Halika rito! Ano gagawin mo ba? Oo. Sabi ko na nga, mangyayari ito. Gagawin ko, sasabihin mo. Pero may pakiusap ako sa'yo, ha? Huwag ka masyado magsalita at hinaan mong pagtawa mo. Bakit naman? Ganito ka tumawa. Ganito tumawa ang lalaki. Isa pa, huwag mong lakihan yung mata mo. Bakit hindi? Hindi malaki yung mata ng mga lalaki. Baka yan sa'yo lang ang maliit. Masyado malaki yung mata mo! Hoy! Hoy, mula ngayon, susunod kayong lahat sa akin. Sino nanalo? Tiger! Ano kayong makailan sa akin? Pamangkin na kumanda natin. Siya, si Hugoy. Ito si Bay. Kamusta, Tiger? Tatay, apa ako! Ito si Mulan. Si Scholar. Uy, si Batso. Ito pala, Tiger. Ito si Mulan. Oy, ano yung hawak mo? Ito si Hugoy. Siya si Mulan. Kamusta, Mulan? Gusto sa akin namin makipagpalit sa'yo ng tulugan. Bakit kayo makikipagpalit? Ano? Kasi ang gusto mo muna, yung mas tahimik na lugar malapit sa mong pader. Sige, mabukas! Magpagsugod ka sa batang master! Dali siya rito! Diyak ka! Ito na! Oh, sira. Mula sa napakagulo at maruming putik, lumabas ang isang pagong. Si Hugoy! Oh, talo! Mula ngayon, tawagin natin siyang pagong. Sige, tawagin natin siyang pagong. Tapos na ang sasanay! Bumalik na kayo sa tolda niyo! Black Wind, galit kaya sa akin si Ama dahil iniwan ko siya. Halo-halo ang mga nasa kampo, may baka sariling mga opisyal. Mainitin ang ulo ni Ama. Hindi siya makapagtitimpi. Tama ba? Mali! Baguhan ka? Ano pangalan mo? Ganon? Kabahay lang ang kinakausap mo? Hindi naman kasi ako usisero. Isipin mo nalang kabahay ako. Ako si Wentai. Ito si Moon Chaser. Ano pangalan niya? Siya si Black Wind. Black Wind? At ikaw? Ako si Hua Mulan. Ang gandang kabayo. Tulungan mo ako, halika. Magaling ang kabayo ko. Bayani siya ng digmaan. Talaga? Alam mo kung anong tawag sa kanya? Ano ba? Hua Mulan. Wentai, halika. Halika nga, Hua Mulan. Ako na ang mananalo! Hindi ako magpapatalo sa'yo. Basta walang lamaman! Oh. Ikaw pala, Mulan. Siya si Wentai. Oh. Ako si Tiger. Ako si Wentai. Siya naman si Kuya Patso. Siya ang nakababatang hulo. Kumusta? Oh, sige, kumusta, Lar? Simula na yan! Anong ginugulit mo? Ikaw ang asawa ko. May asawa ka na. Akala ko siya ang ginuguhit mo. Alam niyo, nag-iisa lang akong lalaki sa pamilya namin. Kaya maaga akong pinakasal ng ama ko. Guhit mo ko. Ayos na yung ganyan. Wala ko ba ang ite? Hindi naman ganyan. Hindi na yan eh. Ayos na yung ganyan. Daraya ko. Oh, ito pala eh. Ang litlit na taya mo. Mandadaya ka ba? Gusto nga ako dito. Wala ko na yun eh. Panayang ngayon mo. Nakalista ka. Kaya dapat handa ka na. Fatso, binenta ni Bay ang sarili niya sa kasera. Para siyang ilista at hindi ang anak niya. Yun lang ang paraan para magkapera sila para sa gamot ng ano niya. Pero hanggang ngayon, talo na naman ako! Dahil sa pag-iyak mo, kaya ako minamalas! Bakit ako umiiyak? Namatay ba nanay mo? Ano sinabi mo? Huwag mo itadamay ang nanay ko! Ano ang problema mo, ha? Get up!
mamuhay! Gusto ko mamuhay! Doon ka sa digmaan. Yan si kapatid na Mulan. May sakit din ang ama ko. Pero wala nang atraso nito. Alam ng nanay mong lahat. Hihintayin ka niya. Kapag November, tapos na ako. Ano si kayong mandaya? Para walang gulo. Salamat. Depensa! Atake! Atake! Dito sa ringa! Depensa! 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 Atake! Atake! Sigas pa hinga! Depensa! Atake! Depensa! Atake! Tiger, saan dito yung bukal? Dalhin mo ko roon. Saan ang batalyong ka? Ha? Ang babae. Tiger, gising. Tiger. Ano? Nakita kami ni Wentai. Ba't mo ginawa yun? Naglaban kaming dalawa sa may bukal. Namukhaan ba niya na ikaw yon? Ang alam lang niya, babae yun. Ay, matulog ka na. Yes! Oh! Kilos, kilos! Ito! Lakad! Lumangon ka na. Nagsasanay kami! Maniwala kayo! Ginagawa pala mo't yung hiyas ng prinsipe. Kapag sinaulin ninyo ngayon, putol kamay lang. Pero kapag nakita ko sa inyo, bugot ang ulo nyo. Hanapin nyo! Kumaran sila! Hindi ko po maalala. Dalhin siya sa labas! Commander! Bago po ang lahat, imbestigahan muna natin ito. Papatayin siya. Bukas!
Alam kong hindi ikaw ang nagnakaw. Sabihin mo, anong nangyayari? May sakit ang ama ko. Kaya nagbihis lalaki ko kapalit niya. Paano kita matutulungan? Pakiusap. Huwag mong ipaalam sa kanya na hindi ako namatay sa digmaan. Itong sabaw. Nung pumasok ako rito, gabi-gabi na akong binabangungot. Pakiusap. Ikaw mismong magsunog sa katawan ko. Huwag mong ipaalam sa iba. Oo. Aalisin ko ang bangungot mo. Iwan ninyo kami. Opo! Umatake na mga ruran. Umalis ka na. Tumakas ka na. Tapos na. Paano mo ipaliliwanag na nakatakas ako? Isa tong digmaan. Wala nang ibang paraan. Umalis ka na! Bilis na!
isa rito. Tigyan nyo. Tulungin nyo ako. Ayoko. Pabinaan ko yung lahat. Gusto nyo mga gamot. Gusto ko makita mga gamot. Pinyo ako. Pakilipin ko. Ganda ng mga tenda. Ayoko. Susun mo. Ayoko. Datong gamot, kaya mo yan. Diyos! Ano na gagawin ko ngayong malaka? Kaya mo yan. Siguro sa takot ka, hindi mo lang kayang maatim ang ganon. Tama ka. Kaya nagsumikap ako mabuti para patunayan ko sa kanya. Dati galit ako sa kanya. Pero ngayon, iintindihan ko na. Hinahanda lang pala niya ako. May sarili akong pamamaraan. Kapag takot ako sa tao, ang sinisigaw ko, hindi ako takot sa'yo. Hindi ako takot. Hindi. Hindi ako takot. Anong sinabi mo? Wala. Balita na tinipo ni Prinsipe Mendo ng rura ng lahat ng tribo. Hindi na mapipigilan ang malaking digmaan. Inuutos ko na umatake ang lahat ng batalyon para pahinain ang puwersa ng ruran. Simulan niyo na! Ruran! Ruran!
sinabi ni Ama na dapat manhid ka pagdating sa digmaan. Pinarangalan at itinlaga tayong general. Pero sino ang gagawa nun para sa kanila? Nung bata pa ako, sabi ni Ama, kapag namatay ang mga tao, magiging bahagi sila ng mga bituin. Danyo, tinalo na ng General Wamulan at Uentay ang grupo ni Bawi. Si Wamulan at Uentay na naman. Wala, hindi ko na lang sila naririnig. Ano ba ang meron sa kanila? Abad sa way. Meron pa palang mababangis na general na para mga tigre. Ama, ang lobo kayang kumain ng tupa. Pero ang 10 lobo kaya ang tigre. Nakikiusap ako. Huwag ninyong ahatiin ang pwersa. Naitatag ang rura ni Sandan at 50 taon na. Pakunti na pakunti ang ating mamamayan. Ang hirap ng buhay. Ama, nais ko pong maging reyna ng Wei. At kapag naging reyna na po ako, magiging magandang relasyon natin sa mga taga-sentro. Pwedeng ikalakal ang mga hayop at kabayo natin, kapalit ng mga bakal at asin nila. Hindi po ba maganda yon? Kung wala kang matandang kapatid, ikaw ang magiging susunod na Danyo, master na lupain damo. Danyo. Iho, matagal na kita pinalaya. Pero pinili mo pa rin manatili sa tabi ko. Hiling ko, kapag namatay ako, umawit ka habang inililibing ako. Pagkatapos, maiuwi mo na mga katribo mo sa inyo. Ang mga ruran, dapat mayroong kaibigan. General Wentay! Iniutos niya na dito na kayo at pantayan ang kagamitan! Scholar! General! Pantayan mo mga pagkain! Opo! Lahat kayo! Sumama sa akin! Kain na! General Lima! Utos niya General Wentay na dito lang kayo! Lahat ng may sakay ng pagkain doon kayo pumunta! Bakit narito ka? Nag-alala ko sa'yo. Gamutin ang mga may sugat! Ayoko pong mamatay! General Wang! Gusto mo pang mangita ka sa pagkalis niyo? Bigla kami na bakit! Scholar! Scholar! Puro dino! Scholar! 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 Magpakatapad ka! Kaya mo yan! Huwag kang susuko! Scholar! Naghihintay ang asawa mo sa pag-uwi mo! Lumaban ka! Wala akong asawa. Ako akong malis. Anak ako. Sa akin naman, pagbalik ko, bibigyan ko na siya ng apo. Scholar!
dahil sa hindi ka makapaghintay, namatay ang mga kasamahan mo. Nakita mo na ang nangyari! Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dapat sisihin. Hindi kita dapat pinuntahan. Pero nakaramdam ako ng takot. Na baka hindi ka na bumalik. Marami nang namatay sa mga kasama natin. Hindi ko kayang pati ikaw ay mawala. Tama ang ama mo. Pagdating sa digmahan, dapat wala tayong pakiramdam. Kung ikaw ako, ganun din ba ang gagawin mo? Hindi ko gagawin yun. Pigilan ang digmaang ito. Matagal ko nang ginawa. Ang problema, wala tayong papipilian. Sa oras na nagsuot ka ng baluti, hindi na sa'yo ang buhay mo. Ito ang tinatawag na digmaan! Huwag kang umalis. Pag-isipan mo.
si kapatid na Wentay. Pinabigyan niya sa akin to sa'yo. Pinasabi niya huwag kang susuko. Si General Wentay. Matagal na rin tayong hindi sinasanay ni General Wa. Huwag yun ang isipin yan. Halika yung minapa tayo. General Wa. General Wa. General Wa. Nakita nyo na. Wala siyang pakialam sa atin. Uminom pa tayo. Magpakalasing tayo. Tama, tama. Oo, oh, ito. Anong kuwentang yun na rin yan? Pinuno, ang general, matagal na tayo hindi sinasanay. Utos ng general, na itigil ang pagsasanay. Huwag ginagawa natin dito. Magsanay tayo! Tumayo kayo! Para saan pa? Wala namang pakialam sa atin ang general eh. Ang tanong, may general pa ba tayo? Anong sabi mo? Sumilaw ka! Pag-uwi! Sandali na! Tayo na lang magsanay! Hayaan mo na sila. Dami mo kakalaban. Dating hinahangaan kong sumulan. Namatay si kapatid na Wentay dahil mas ginusto mong tumakbo. At asahan mong marami pang mamamatay sa atin. Makasarili ka. Gusto niya talaga na makita kang maging magaling na pinuno. Kapag nakita kayo nagkaganito ka, madidismaya siya.
Tingin niyo si General Hua. Tiger! Kilala niyo noon ay sobrang kinatakutan ng madugong digmaan. Dahil sa takot ko, ikinulong ko ang sarili ko. Hindi ko alam na dahil sa ginawa kong yon, mamamatay ang pinaka-importanteng kaibigan sa buhay ko. Ang pagkawala niya ang nagpaintindi sa akin ng pagtakas sa walang katapusang laban ay magdudulot ng kamatayan sa ating kasamahan. Kaya mula ngayon, lalo kong palalakasin ang sarili ko para protektahan kayo. Kaya kayo rin, kailangan ninyo magpalakas para sa iba, para sa mga kasama ninyo. Kaya niyo ba gawin yon? Mabuhay si General Hua! 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 Siya ilalagay sa pagluluto. Ikaw ang tinutukoy ko! Ilabas niya siya! Obo! Pero pinuno! Uminom tayo ng ala kapag nanano tayo! Halika nyo! Magpakasaya tayo! Ipagdiwag natin ang mga nangyari sa atin! Para sa tagumbay! Mayroon po, alasing na po siya. Itawan mo ako! May na! General Hua! Sabihin na natin sa kanya ang katotohanan. Hindi. Siya ang sandigan ng hukbo. Kaya naman, mataas ang moral ng lahat. Palagi kong iniisip na tatatag ang puso niya.
at hindi magpapa-apekto sa kahit ano. Hanggat buhay ang mga ruran, wala tayong tahanan. Mas mahalaga ang tungkulin natin. Napakalungkot ninyong dalawa. Nasa labas sila pinunong Futo at Buluzan naghihintay. Ipapaalam sila sa inyo, Kamahalan. Kamahalan, maluba ang pagkatalo ng tribo ko sa labanan ng buhay. Hiniling ko na bumalik ulit sa lupaing damo para makabawi. Nagpatipon ako ngayon, hindi para sa pagnanakaw. Kapag ang Dongho, Dayue, at tribo ng Dawan nagsama-sama, maaatake at mapapasa atin ang sentrong lupain. Iiwan na natin ang malamig na hilaga at ipagpapatuloy ang pangarap ng mga ruran. Kaya ngayon, kailangan kong magkaisa ang lahat. Ano sa tingin mo? Mabait ang matandang Danyo. Binayagan niya kami umalis dito. Opo, Kamahalan. Kung ganon, ilabas ang alak! Mabait ang aking ama. Lahat kayo nagsusumikap. Futo, ikaw ang pinakamasipag. Ikaw ang unang aalis. Salamat po. Sino ang gustong sumunod? Ama, kinausap ni Futo na umatras ang ibang tribo, kaya pinatay ko siya. Alam ko namang hindi ka masaya. Matagal mo na rin pinapalakas ang lupaing damo. Pilit mo pinagsasama ang lahat ng tribo. Ama, dahil sa inyo kaya ako narito. Huwag kayong magsalita ng ikalulungkot ninyo. Mababa ang moral nila ngayon. Hindi na nila kaya lumaban. Kailangan nila mapanatili ang ating angkan. Kapag ikaw na ang Danyo, maiintindihan mo. Pero hindi ako kontento. Sa lakas na meron tayo, maaaring hindi tayo matalo. Maaaring hindi tayo manalo. Umatras na tayo sa laban. Ama, naalala niyo ba yung sinabi ninyo noon? Nung bata ako, lagi ko kayong tinatanong ng paulit-ulit. Bakit tayo nagnanakaw? Dahil tayo mga ruran, walang pag-aaring bakal. Bakit kailangan natin ang bakal? Para gumawa ng armas. Bakit natin kailangan ng armas? Para makapagnakaw! Tama, Ama. Pareho kaming mag-isip ng kapatid ko. Pangarap ko rin na balang araw, hindi na tayo magnanakaw. Tulad ng ginagawa natin. At tulad ng mamamayan ng Wei, mabubuhay rin tayo ng marangya. Hanggat hindi natin sila nasasakop, ipagpapatuloy ko ang responsibilidad ko. Ama, sumasang-ayon ka sa akin. Hindi ba? Nalinis ko na po ito. Gude, manatili ka at pagsilbihan mo ako.
inaarap. Para isilang ang isang batang purong lahing ruran na siyang magmamana at mamumuno sa buong mundo! Si Mendo na ang bagong danyo at tinipo niya ang 20,000 hukbo para atakihin ang timog. Ano sa tingin ninyo ang dapat natin gawin? Puno, Commander. Nakalaban ko na siya noon. Violente siya at walang awa. Hindi natin kaya ang 20,000 hukbo niya dahil kaunti lang ang bilang natin. Bakit hindi tayo umatras at bantayan ang mga tarangkahan at hintayin sila rito? Punong Commander, kapag umatras tayo, bababa ang moral natin. Kapag pinilit tayo ni Mendo ngayon, malaki ang mawawala sa hukbo natin. Pag-isipan niyong mabuti kung aatras tayo. Payagan niyo akong pamunuan ang ating pangunahing hukbo. General Wa, pambihirang katapatan ang tapang mo. Ano ang estratehiya mo? Karaniwan yan. Lalabanan natin sila hanggang sa manalo. Hinaharap natin ang kalaban kasama ang pangunahing hukbo. Habang ang suporta, nakaabang para sa biglaang pag-atake. Pero ngayon, gusto kong baliktarin. Ako ang sa suporta at ang punong commander naman sa pangunahing hukbo sa pagsupresa. Kung magkakaroon ako ng panalo sa simula at magagalit si Mendo, hahabulin niya kami ng buong pwersa niya. Magpapanggap ako na nahuli niya kami at wala na kaming takas. Iisipin ni Mendo na mapapatay niya kami kung kaya't magpapadalos-dalos siya. Ang punong commander ang supresa ng atake. At sa oras na umikot ang mga kalaban, magpauso kayo para madala ko ang aking hukbo sa kasagsagan ng labanan para masugod sila sa magkabilang panig. Sige, 20,000 hukbo sa'yo. Punong commander, wala na po tayong oras. Hiling ko na mamaya ng gabi umalis. Pakiusap, maglagay kayo ng mga gamit sa may bangin para may gagamitin kami. Susundin natin ang plano ito! Ako po! Salamat po nung commander. Isang tulad mo ang pinadala niya para mamatay. Nasa teritoryo kayo ng Wei. Pakiusap, umalis na kayo. Pero gusto ko ang sinasabi mong teritoryo ninyo. Tandaan mo, tupa ang mga taga-Wei. Lobo ang mga taga-Ruran! Ito. Ang kasamahan namin, mga sundalo, ang Han, Xi at Shanbei, at ang Xi. Pero walang tupa. Dalawampung libo laban sa 40,000. Sa loob ng 4 na oras, drugin niyo sila. Oh!
sinasabi mong natalo. Wamulan. Pasugurin lahat ng hukbo. Umagat silang lahat sa bita. Ang pangunahing hukbo ay lagay sa likuran. Takpan ang tatakas papunta sa may bangin. Opo! Sugatan, babagal ang kilos natin! Patrice, sinabatayan!
Ulan! Tanahan! Ulan! Umatras ang batalyon! Mga kapatid! Gamitin natin ang lahat ng lakas natin para matulungan makatakas ang general! Maliwanag! Oo! Oo! Si Wamulan. Wala na siyang ibang pupuntahan. Kulong na siya. Ang ibig sabihin? Mabilis lang gawin ang pumatay ng tao. Gusto kong nakakita ng mga ganun. Lalo na kung si Wamulan. Sa may bangin. Ipunin natin pamigilin ng mga natitirang gamit. Patayin ang mga kabayo. Patayin ang mga kabayo! At itabi ang mga dugo! Ang kausap ng punong commander ang magiging huling pag-asa natin. Kapag namatay ako bago mangyari yon, protektahan mo mga sundalo natin. Palagi kitang sinusubaybayan. Magaling ang ginagawa mo.
kong lahat. Walang natira sa paligid ko. Palagi ako nagbibilang ng bituin sa gabi. Wala namang natatagdag. Kaya hindi ka mamamatay. Ang bait mo sa akin. General! General! Nasa natabang mo ngayon, ha? Walang kwenta! Umiigat sa mong general mo, ya! Nakikiusap ako! Sakit! Wala akong isasakripisyo sa inyo. Pero General Wa, si Tiger nandun! Kapatid mo si Tiger! Lahat kayo, kamundid ko! Maghintay tayo! Tiger! Oh, my God.
Natin. Hindi na darating ang punong commander. Kung wala tayong gamot, lahat kayong sugatan, hindi na magtatagal. Kung mangyayari yun, namamatay ako sa digmaan. Sasamahan mo ba ako? Isang tao sa mundo na hindi ko malilimutan. General! 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 General!
gagamit ninyo. Sasama ko sa inyo. Balisin nyo, mga kapatid ko! Isang buhay ng prinsipe ang kapatid. Para sa libo-libo na sundalo. Pulihin siya! Kayo kaagad. May mahalaga pa akong kailangan gawin. Aming ginto ang ibabayad ng ama mo para sa'yo. Galit sa akin ang ama ko. Madidismaya ka lang. Ha! Ang mga lobo nga, pinoprotektahan ang kanilang mga anak. Mga tao pa kaya? Wala akong planong makipagkaibigan sa mga lobo. Tama ka. Ang tingin mo sa akin, isa akong lobo. Pero para sa aming mga ruran, ang tulad ko, isang bayaning hari! Mamamayan mo ang makapagsasabi niyan. Sa tingin mo mapapasayo ang mundo gamit ang patalim? Mananakop ka nga. Pero kung naghihirap ang mga tao mo, at sakaling manalo ka, tandaan mo, libo-libo pa rin ang mga katulad kong makikipaglaban sa'yo. Marami kang pinapatay para lang maabot mo ang sarili mong ambisyon. Para ang lasing magsalita na sobrang sa halak.
Salamat. Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Kapag nagawa akong masakop ang teritoryo ng Wei at naging hari na ako, tutuparin ko ang matagal mo ng pangarap na maging reyna. Gusto ko maging reyna ng Wei dahil ayoko na maghirap ang susunod na henerasyon ng mga ruran sa digmaan. Iba yun sa dahilan mo. Kahit na ilang lupain ang sakupin mo, hindi ako sasang-ayon sa mga ginagawa mo. Sino ka? Huwag kang mag-alala, prinsesa. Isa akong general ng Wei, Hua Mulan. Kilala kita. Gagamitin mo ba ako para iligtas ang prinsipe ninyo? Ginagalang ko ang pangarap mong kapayapaan sa pagitan ng ating bansa. Tutulungan kita magkatotoo ang pangarap mo. Magkakatotoo ang pangarap ko? Ang taas ng tingin mo sa akin. Isa lang akong babae. Pinatay ng kapatid ko ang aming ama. At wala man lang akong nagawa. Ang totoo niyan, isa rin akong babae. Hindi ako makapaniwala. Pinalitan ko ang ama ko. Dahil nag-iisa akong anak, hindi ko inakalang may mapatutunayan ako na sa buong buhay ko, magiging mamamatay tao ako sa 12 taon. Kailanman hindi napalagay ang puso ko. Prinsesa, kapag naayos natin ang dahilan ng digmaan, doon lang matatapos ang gulong ito. Ang iyong kapalaran at ng buong mundo ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Narito na ang mga mensahero ninyo at pumayag sila sa lahat ng kagustuhan ko. Mahal na mahal ka naman pala ng iyong ama, ha? Salamat sa pagsasabi mo niya sa akin. Kayo, ipaalam ninyo sa lahat. Tatlong araw tayo magdiriwang. Salamat sa inyo! Napag-isipan kong tama ka pala, asawa ko. Halika rito, tuminom ka. Magaling! Sige! Ang matatandaan niyo!
na puno, Commander. Ginawa ko na na-aksyon ang bagay na yon. Narito na po ako, Kamahalan. Ayos na! Ayos na! Master. Nasaan si Ama? Araw-araw niyang hinihintay ang pagdating mo. Simulan na ang puno, Commander, ng Bansang Wei. Hindi ko po hinangad na maging opisyal. 12 taon. Ganon ako katagal sa digmaan. May sakit ang aking ama. Pakiusap, payagan niyo na ako makauwi. Tulad mo. Kaya naman matagal na kitang mapatawad. Salamat po, Kamahalan. Inihayag ko sa buong bansa ang tungkol sa balitang pagpapakasal ng aking anak na si Hong at ang prinsesa ng Ruran. Magiging magkaibigan na ang dalawang bansa at matitigil na ang digmaan. At simula ngayon, magkakaroon na ng kapayapaan. Tapos na ang pagtitiman! Salamat po, Kamahalan! Hong, ipinagdiriwang ng buong bansa ang pagpapakasal mo sa prinsesa ng Ruran. Nauunawaan mo ba ang responsibilidad mo? Opo, Kamahalan. Hindi nakalilimot. Maunawain at magalang. Wala akong masabi sa anak ko dahil ngayon isa na siya magandang general. Ayun na siya. Nakita mo na.
Kung maiaalay mo ang buhay mo para mapigilan ang digmaang ito, ay malugod mong gagawin. Madali sa akin ay isuko ang buhay ko. Pero hindi ang babaeng mahal ko. Para wala ng digmaan. Para wala na rin mga pamilyang uuwian ang mga dugo ang herete. Naiintindihan ko. Malilimutan mo ang sarili mo. Kapag namatay ka sa digmaan, mababaon ang buhay mo sa lupa na parang ulan at maglalaho ng walang bakas. Kapag sa panahong yon, nagawa mong magmahal, muling sisibol ang pag-asa mula sa lupa at pahahalagahan mo ang buhay. Wentay.